Makausap po natin live via video call si Darwin Osita Diana Rose De Vera ng Bugalyon, Pangasinan. Ang kanilang reklamo, ang kapitan ng kanilang barangay dahil sa pananakit. Pilit din siyang pinaamin na nagnakaw ng cellphone. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Magandang magpo, Saraki. Pilit kayong pinapaamin ni chairman na nagnakaw ng cellphone na hindi naman. Bakit to kayo ang pinagbibintangan? Opo, sir. Yung pastor ko po nag-i-deliver kay Don. Tapos po, nung nadaanan niya, nakita niya yung cellphone. Akmali niya po, pinulot niya at hindi siya nagtanong nino. Saan niya pinulot yung cellphone? Sa sahig ba o sa mesa? Okay. Sa may puno ng mangga, sir. Sa may puno ng mangga? Okay, ibig sabihin sa lupa. Tapos mo mapulot po yung cellphone, hindi mo alam kung sino may-ari, binulsan niyo po at umalis na kayo? At yung bumbang puno ng mangga malapit sa barangay? Opo. Kasi usually, sir, ang expected sa isang tao na nakapulot, lalo pa kung malapit sa barangay hall, pupunta sa barangay para isurrender yung cellphone. Baka doon nagka-problema kasi ang ni-expect ni chairman na napulot mo yan, itanong mo sa barangay, nandun na rin lang barangay hall eh. Maliban na lang kung napakalayong lugar yon at walang katao-tao, put it in your pocket and then pwede kayong tumawag sa amin, meron man tayong tinatawag na sa ulay ng bayan. Ikwento niyo po, pagkapulot niyo po, anong sunod na nangyari? Nahabol po ng mayari sa akin, sir. Nagpunta po kami ng barangay at nagkakaayos. Bakit? Nandun po yung mayari? Opo. Ito po yung cellphone. Yan, ganon. So pagkatapos, yan, pinulot mo. Pagkapulot mo, yung may-ari, nandiyan, halika dito. Halika dito, Keso. Eh, dito lang may-ari, sa tabi. Ganon. So sana, sir, sabi mo, sa'yo ba ito? Di ba ganon nangyari? Malayo po. Ah, malayo. Ilan di pa ang layo? Okay, mga isang poste daw po yung layo. Malayo nga. Hindi na kita masisisi dyan at dapat hindi ka na mapulaan dyan dahil napakalayo. Buti sana kung malapit lang. So hindi mo alam kung sino may-ari, kaya binulsa mo at umalis ka na. Hinabol ka ng may-ari. Tama? At kinaladkad ka sa barangay. Pagdating po sa barangay, ano nangyari, sir? Nagkaayos po kami, sir. Now, ano pa problema na chairman kung nagkaayos na kayo? Ba't kayo hinaharas pa rin? Iba po yung doon sa kapitan na asinan po. Kasi po, nagulat na lang din po yung asawa nung pag-uwi niya dito. Pinapatawag din siya ng mismong kapitan na sir. Teka muna, dalawang chairman. Yung sa unang chairman na kung saan nagkaayos si sir, si mister, at saka yung supposed to be mayroon ng cellphone, nagkaayos na kayo doon, okay na. Meron pa isang chairman na gusto makisausaw. Oh. Sino naman itong chairman na ito? Bakit gusto niya makisausaw? Ito po yung nireklamo namin, sir, na chairman namin dito, si Bonifacio Biliran. Paano ginawa po ni Bonifacio? Pilit niya pong pinapaamin yung asawa ko na ninakaw niya talaga yung cellphone. Habang pinapaamin niya po, sinasaktan niya yung asawa ko. Sa harap po ng maraming takot. Nandun po lahat ng kagawad niya. Pati na rin po yung may-ari ng cellphone, yung kapitan ng asina na dalawang kagawad niya. Magandang umaga po, Ma'am Ingrid. Hello po. Kayo po yung may-ari ng cellphone na napulot po ni Sir Darwin. Opo. Totoo ba na napag-ayos na kayo ni chairman? Opo, okay na kami. Okay na po sila ng papa ko, tsaka ako po, tapos saka yung tita ko. Anong pangalan po nung chairman, Miss Ingrid? Kagawad Godelio Cervantes po. Ah, kagawad ang nag-ayos sa inyo? Opo. Anong barangay po ito, si Kagawad Cervantes? Samat po. Barangay Samat. Doon po banda na pulot yung cellphone? Mm-hmm. Sako po ng Barangay Samat? Opo. At pinag-ayos na po kayo ni Kagawad Cervantes? Opo. Okay. Na kami doon. Alright. So bakit itong si Bonifacio Villarin, Chairman Villarin, ng Barangay Bugalyon, Pangasinan, nakialam? Kasi po, nagtitinda po kami ng isda nung time na yun. Si Vice Mayor doon po, yung Vice Mayor ng Bugalyon, bumisita sa amin. Yung taong po yun, kaibigan po ng papa ko. Tapos po, syempre, fresh pa yung pangyayari. Yung papa ko, kunento niya dun sa Vice Mayor. Tapos po, si Vice Mayor, syempre, meron siyang contact sa lahat. Tinawagan niya po yung kapitan ng Bulawan. May right naman po siya natawagan yung kapitan kasi nga po yung taong yun, taga Bulawan, may ginawang masama. Si Darwin po, taga Bulawan? Opo. Ano po yung masamang ginawa niya ni Darwin? Akala ko po, ma'am, napag-ayos na kayo. Bakit kailan niyo pa magsumbong kay Vice Mayor? Opo, ganito po yan. Kasi nga po, magkaibigan sila ng papa ko. Ah, so gumamit ng connection si papa mo? Hindi naman po. Nagkataon lang po na bumisita yung Vice Mayor doon. Kasi nga po, magkaibigan sila since bata sila. So naikwento niya kay Vice Mayor. Si Vice Mayor, anong ginawa niya? Sabi niya, huwag kayong mag-alala kasi itatawag ko to sa kapitan ng Bulawan. At doon po, nag-usap na po doon. Eh sabi ko naman po doon sa kapitan, ayos na po kami. Anong pangalan po ni Vice Mayor, Madam? Winston po. Anong apelyido? Sandok po. Tawagin niyo si Winston Kawali. Ay, sorry. Winston Sandok, Vice Mayor. Sorry, Sandok. Sir, gusto lang po sabihin sa inyo na siguro may right naman po yung
vice mayor ng mismong town na yon, kasi nga po tao niya rin po yung mga nasasakupan niya. I don't think so. Unang-una, yung pinangyarihan ng insidente, hindi po sakop ni Chairman Biliran. Bakit niya kasi pakialaman na since naayos na ito ni Kagaw Cervantes na may sakop nung kung saan nangyari yung pagpulot ng cellphone? So dapat, hindi na siya nakialam kasi nagkaayos na. He should respect the barangay. Bakit siya papakialaman at buhayin yung kaso at ipasa dito kay Bonifacio Biliran, barangay chairman ng Bulawon? Hindi namin ni-request yun, sir, eh. Dahil may connection, kailangan ipaalam. Pero, dahil may connection. Okay, siguro sige po. Siguro kasi pong vice mayor siya ng Bugal yun eh. Okay. Siguro gusto niyang bigyan ng leksyon yung gumawa. Akala ko ba, ma'am, napulot lang yung cellphone? Hindi niya ninakaw. Sir, kasi narinig ko po dun sa live kanina na pinulot daw na nulot po, wala daw yung may-ari, ganyan-ganyan. Pero ang nangyari sa ganito yan, nagtitim na kami ng isda sa may gate, labas ng gate namin. Tapos po yung cellphone ko po, yung sinasabing mangga, nasa loob yun ng gate. So nilagay ko po, pinatong ko po yung cellphone ko dun sa may mangga, tapos nahulog, pinulot, lumabas sa gate na hindi tinatanong kung kanino yun. Eh may mga tao naman po doon sa... Sandali lamang po. Yung tita ko, tsaka yung lola ko. Sir Darwin, yung pong palang cellphone na pinulot mo, puno ng mangga pero nakapaloob sa isang bakod, sa isang compound. Tama? Opo. Kaya wala po akong doon. Opo, sir. Oh. Trespassing na yon ang ginawa mo. Kasi sa loob na ng bakod yun eh. So anything na nasa loob noon, may pagmamayari yun at magpaalam ka doon sa mayari ng bakod. Sana kinatok mo yung bahay at sinabi mo sa inyo to, or hindi ka na pumasok, pinabayaan mo na. Inamin ko po sa barangay nila, sir, na nagkamali ako. Okay. Tapos nagkaayos ka, humingi pa po ng pamanghin sa kanila. Okay, sige po. At isinamin mo ng pagkakamali mo at nagkaayos na kayo sa barangay. Ma'am Ingrid. Pa. So, si Vice Mayor, gusto niyang bigyan ng leksyon itong si Darwin. Bakit gusto niyang bigyan ng leksyon? Ay, hindi po. Hindi ka ang may gustong bigyan ng leksyon. Parang ipinaalam niya lang dun sa kapitan ng lugar ng lalaki. Chairman Bonifacio Biliran, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Ito pong kaso ni Darwin o Sita, napag-ayos na po sila ni Kagaw Cervantes ng Barangay Samat kung saan doon napulot yung cellphone. Pero bakit niyo pa binuhay yung kaso at sinaktan niyo pa itong si Darwin? Hindi ko binuhay kasi pumunta yung barangay captain dito ng Samat kasi pinakbuhan sila, sir. Akala ko ba nagkaayos na sila? Inayos sila ni Kagaw Cervantes, sabi mismo ni Ingrid. Di ba, Ingrid, nagkaayos na kayo sa ano? Yes po, yun ko ang sabi ko kay Kapitan Biliran po. Ayan o, Chairman, mismo na yung may-ari ng cellphone na si Ingrid nagsabi na napag-ayos na sila sa Barangay Samat ni Kagaw Cervantes. Marunong ka pa sa may-ari ng cellphone? Hindi, sir. Nagpunta sila rito sa barangay hall namin kasi pinaguhan sila ni Darwin. Sandali lang, sir. Yung may-ari na po mismo ng cellphone nagsabi, okay na sila ni Darwin. Kaya lang, ang nangyari is ito pong may-ari ng cellphone, naikwento po kay Vice Mayor at si Vice Mayor tumawag sa iyo, Chairman. Opo. Eh nagkaayos na po sila, mismo na itong may-ari ng cellphone nagsabi. Chairman, makakasuhan ka rito. Sir, pagkitanong niyo yung babae, si Ingrid, kasi sila ang nagpunta rito sa barangay hall kasi pinaguhan nga sila ni Darwin. Ingrid, sino nagsasabi sa inyo ng totoo? Si Chairman o ikaw? Sabi ni Chairman, ikaw lang pumunta roon sa barangay hall dahil tinataguan kayo ni Darwin. Akala ko, sabi mo sa akin kanina, nagkaayos na. Si Vice Mayor po ang nagpapunta sa amin doon. So, wala ka ng problema kay Darwin? Opo, wala na po. Parang pinapunta na lang po kami doon. So, sabi ko po, sige. Okay. Para ano din, okay, parang doon po yung presensya namin. Okay. Pumunta po kami. Narinig mo, Kapitan? Opo, sir. Granting, tumakas to si Darwin o pumunta sila dyan, pero hindi sapat na dalang para saktan mo itong si Darwin. Kung meron man siyang problema, kasuhan nyo. Papailan nyo po, ipatawag nyo po. Hearing number 1, hearing number 2, hearing number 3. Pag hindi nagkasundo, iakyat sa polis o sa korte. Di ba alam mo yan? Oo, sir. O ba't mo sinaktan? Hindi ko yung sinaktan, sir. Ano hindi? May ebidensya. Dami-dami kong sakita. Tawagan mo nga yung PNP. Gusto ko yung provincial director. Alam mo, Chairman, pakukulong kita at pasisipa kita, Chairman. Mali itong ginawa mo, Chairman, sir. Narinig mo, Chairman? Oo, sir. Ba't mo kasi sinaktan? Hindi ko yung sinaktan. Pinagalitan ko lang. Pinagalitan? Eh, merong mga bruises itong tao. Kasi sinatakanggal ko yung kwan niya, mat niya, kasi ayaw sumagot. Sabi ko, sumagot ka ng maayos, takot sa kanya. Sabi, alam mo, Chairman, kung nandito ka lang, paluin na kita eh. Maging yung criminal na nga, Chairman, kapag nahuli mo sa akto, sasabihan mo pa, you have the right to remain silent. Anything you say will be used against you in court.
Di ba? Yung mga ganun. Alam mo ba yan? Miranda Doctrine? Eh, hindi mo alam kasi ignorante ka eh. Di ba? Now, palibasa ay magsalita, ang gagawin mo, sasaktan mo. Nasaksihan mismo ni Ingrid. Ingrid. Pa. Nakita mo mismo yung pananakit na ginawa ni Chairman. Opo, may nakita ko po. Willing ka ba tulungan itong si Darwin para sampahan natin ang kaso ito si Chairman para makulong to? Okay naman po sana, pero natatakot lang ako sa security ko. Hindi, akong bahala. Tatawag ako sa Kamkrami PNP para bigyan ka ng seguridad. Delikado itong ganitong klase ng Chairman nananakit. Wala sa lugar. Hindi niya alam yung patakaran. Chairman. Ang taong ayaw magsalita na iniimbestigahan mo, karapatan niya yon, hindi mo dapat sinasaktan. Alam mo yon? Opo. Alam mo pala, ba't mo sinaktan pa rin? Ayat, may testigo tayo si Ingrid, yung mismo may-ari ng cellphone. Dito yung sinaktan pa. Sir, yung may-ari mismo ng cellphone nagsasabi na, Chairman. Oh, kutulad niya, Chairman, ayaw mo akong sagutin. Di ibig sabihin, may karapatan akong bugbugin ka kasi ayaw mo akong sagutin. Kanina pa ako Chairman ng Chairman. Okay lang ba sa'yo, bugbugin kita? Chairman. Sir. Oh, sagot agad. Kasi kung hindi, bugbugin kita, parang okay ba sa'yo? Ganon? Hindi naman, sir. Oh. See, ayaw mo palang gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Kung ayaw sumagot sa mga tanong mo, karapatan niya yun, sir. Now, dahil dyan, sir, nagpadalos-dalos ka, makakasuhan ka ng physical injury na pwede kay makulong. So, Chairman, yung ginawa mo bang pananakit dito kay Darwin dahil hindi po siya nagsasagot sa'yo na maayos or tahimik lang siya at hindi sumasagot sa katanungan mo, tama ba yun o mali para sa'yo? Hindi ko naman siya sinasagot, sir. Sir, may ebidensya at mismo nagsabi na ito pong mayari ng cellphone. Medyo Noel. Yes, yes sir. Yes sir, Robby. Apo, kilala niyo po si Chairman Biliran? Ay, opo, kilala ko po sila, sir. Kaibigan niyo po ito? Hindi naman kaibigan, sir. Pero kakilala dahil hippie po ako dito sa bayan po nila, sir. Hindi yung ba naging kainuman to? Or pare-pare? Ganun? Ay, hindi po, sir. Hindi po, sir. Ititimbre ko po ito sa RD ninyo dyan. Now, yes, sir. Ipagkakatiwala ko, ayaw kitang mabypass, courtesy to you. Ito pong kaso ni Chairman ng pananakit, ipapasa yes, namin sa'yo. Yes, sir. Ayoko magkaroon ng whitewash. Yes, sir. Makakaasa po kayo, sir. At ayoko mabigyan mo ng special treatment itong si Chairman. Kasi ito po, Major, malayo pa marating mo. Yes, sir. At isipin mo, itong si Chairman, temporary lang ito. Ngayon, yes, kapag, sir. Yes, sir. Kapag kinanlong mo ito, kinampihan mo ito, masisira ang karir mo. Nakuha mo po, Major? Yes, sir. Yes, sir. Pupunta po kami dyan, Major. Sasama namin itong si Darwin, ito pong biktima. Sampahan natin ang physical injury itong si Chairman. Binantaan ka ba, Darwin? Sabi niya po sa akin na susuntukan daw kami. Inamon ka ng suntukan? Yes, sir. Pag inulit ko daw po, Chairman, pag susuntukan daw kami, sino yung mata, papatayin daw. Oh, papatayin. Oh, yan. Major. Yes, sir. Dalawa major, ha? Physical injury at saka grave threat. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sige po. Salamat po, Major. Thank you po. Opo, sir. Sir Darwin, pupunta kami dyan. Sasamahan ka namin. Mag-file ng kasong kriminal at saka administratibo. Yung administratibo, didiretso natin sa ombudsman kasi kaibigan ni Chairman tong Vice Mayor eh. Ombudsman tayo for the admin case, okay? Pagkamatako, tulungan kita. Maraming salamat po sa'yo kahit pa paano po nagpanatag na yung loob ko. Dahil takot na takot po talaga kami. Gabi-gabi kami hindi makatulog ng maayos. Lalo na sa asawa ko, driver po sa bakery, madaling araw pa lang umaalis mo para mag-deliver. Iisip ko rin po yung kaligtasan niya. Sige po, maayos po natin yan. Don't worry po, tatawag po kami sa PD at saka RD kung kinakailan, pati sa Kamkrami, para naman masiguro po inyong kaligtasan. Ano po? Maraming salamat po sa pero, pahabol lang po ito kay Darwin. Darwin, next time, pag meron kang nakitang malagang bagay sa loob na isang compound, kahit na yan nasa lupa, anong gagawin mo? Sauli po, sir. Exactly. Or, huwag mong pakialaman. Diretso-diretso ka lang. Huwag kang lumiko sa kanan. Diretso ka lang. Pakaliwa. Okay?